Kapag sinabing matapang na tao, hindi tatakbo. Sinong bayani ang nasa isip mo? Si Andrés Bonifacio po. Si Andrés Bonifacio. Si Andrés Bonifacio. Si Andrés Bonifacio. Si Andrés Bonifacio kasi siya ay matapang at di umaatras sa laban. Walang duda, kundi ang supremo ng katipunan. Si Andrés Bonifacio. Ang madalas na pagkakakilala kay Andrés Bonifacio ay matapang at mainitin ang ulo. Kaya nga, pagdating sa mga digmaan, siya raw lagi ang nangunguna. I'm Micah Canlobo, and join me as we take a glimpse at the life of the father of the Philippine Revolution, known to many as Andrés Bonifacio, one of the founders and later the kataas-taasang pinuno of the kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Ako si Andrés Bonifacio, ama ng himagsikan, kilala bilang supremo. At ito ang aking kwento sa pagkikipaglaban para sa kalayaan ng ating inang bayan. Bata pa lamang ako ay ulila na sa aking mga magulang kung kaya't napilitan akong huminto sa pag-aaral upang itaguyod ang aking mga kapatid. Pasensya na kung ganito ang buhay natin, mga kapatid. Sa murang edad, natuto akong lumaban sa hirap ng buhay. Pagbebenta ng baston at pamaypay ang aking ikinabubuhay. Lang to. 25 Salamat po. Dahil sa aking pagsisikap, ako ay nagkaroon ng oportunidad na magkaroon ng trabaho sa isang kumpanya. Ikaw ba si Andrés? Opo, anong pang mapailingkod ko sa inyo? Gusto sana kitang akayin sa aking negosyo. Ako, maraming salamat po. O, ano pang negosyo niyo? Sa mga oras na wala akong kinagawa, ako ay nagbabasa ng akda ni Jose Rizal na patungkol sa inang bayan. At dahil dito, aking napatid ang kasarinlan at kasarian ng mga dayuhan sa pang-aalipin sa aking bayan. Namulat ako sa katotohanan na ang ating inang bayan ay inaalipin na ng husto ng mga Espanyol. Kaya nagdesisyon ako na gumawa ng himagsikan laban sa mga Espanyol. Wala na akong magagawa. Takpin na ang supremo. Pasusunod, Señor Presidente. Nice. Nakakalungkot isipin na yung ganun pala nangyari kay Andrés Bonifacio. Ang dami naman ang problema ng Pilipinas noon. Ba't nga ba natin pinag-uusapan ang nakaraan? Tsaka, bakit ba relevant pa rin ngayon ang usapin na ito? Ano bang mababago sa buhay natin? Sa lipunan? Ikaw ba, Mike? Ano? Sa tingin ko, reminder rin dito sa mga epekto ng mga Espanyol sa ating Pilipinas at gano'n ito nagbabago ng buhay ng mga Pilipino. Reminder rin ito sa mga bayaning na bibigyan ng kalayaan natin. Alam mo, agree ako dyan. Eh, sa tingin ko, kapag pinag-uusapan natin yung nakaraan, parang ito ba yung unresolved issues? Parang di tayo makamove on kasi nga, how tayo sa mga kasagutan sa lahat na katanungan natin patungkol sa kasaysayan. Ikaw ba, Brian? Eh, yun nga eh. Marami rin akong katanungan na dahil sa pag-aaral sa kasaysayan, eh, nasagot rin naman. Kaya lang, kailangan pa rin nating maging mapanuri at malawak ang ating pag-iisip bago maniwala. Kasi hindi naman lahat ng nababasa sa libro ay may katotohanan. Ang sa akin lang, lahat ng sources at mga batayan ay ilatag. At kung may pagkakataon na ito ay papag-usapan, dito natin mas maintindihan at mas mapalapit tayo sa katotohanan ng nangyayari sa ating history ng Pilipinas. Kaya nga, mga kapatid, ikaw ba, sa lahat ng mga narinig mo, ano sa tingin mo? Hanggang dito na lamang po, maraming salamat at
mabuhay ang Supremo! Mabuhay! Ikaw ba, Brian? Eh, yun nga eh. Marami rin akong katutok ka... Sige lang. Ayun, huwag katawa. Focus. Eh, yun nga eh. Marami rin akong katanungan na tayo sa pag-aaral sa kaysasa... Kasi... Eh, yun nga eh. Marami rin akong katanungan na da... Na... Ano naman nung uka? Okay na naman. Eh, yun nga eh. Marami rin akong katanungan na dahil sa pag-aaral sa kaysaysayan, eh, nasagot rin naman.